So, tikman natin. Dip natin. Wala. Lutong. Ang sarap. Perfect. Hey guys, ngayong araw na ito, magluluto tayo ng caramelized patis chicken wings. Itong ating wings guys, hinati na natin, no? Niwalay na natin yung winget sa drumet. So, imamarinate natin muna siya. Nagamit tayo rito ng patis. By the way guys, itong recipe na ito, Thailand inspired recipe ito, no? Meron din version ng Vietnamese nito. Pero itong ginagawa ko, Pinoy version, itong kalamansi na wala sila na meron tayo. So tayo patis is life Pag may patis, may kalamansi yan. So kailangan na meron tayong version nito. So gagara natin siya ng garlic. Tapos lagyan din natin siya ng ground black pepper. Mix lang natin, no? Siguraduhin natin mabalot ng ating ingredients ang lahat ng ating chicken wings. Balot muna natin ng cling wrap. Imamarinate natin at least 1 hour. Siyempre, mas masarap kung overnight, no? Lagay muna natin sa ref. So, after 3 hours, ito na guys. Patry lang natin, no? Tanggalin natin yung mga liquid tsaka yung mga buto ng kalamansi, no? Kailangan natin ipatry para hindi mabasa yung ating breading, no? Para kapit na kapit sa ating chicken ng ating breading. Ito ang ating breading guys, potato starch lang. O pwede kayong gumamit ng corn starch, no? Leftover ko lang itong potato starch, ubusin ko na yung mga ginamit ko sa mga previous chicken na ginagawa ko. Lagyan lang natin ng breading. Balot lang natin. Then pagpag natin yung mga excess, no? Gawin natin to sa lahat ng ating chicken wings. Pwede na natin iprito. Mainit na yung ating mantika. So, prito na natin lahat, ano? May rules nga pala na huwag i-overcrowd ang ating chicken, no? Pero this time, i-berberic natin yun. Mag-double fry naman tayo as long as hindi natin hihinaan ang ating apoy. So, paminsan-minsan, balibalik ka rin natin para pantay ang pagkakaprito, no? Saka 8 minutes ang frying time natin dito. So, kung narinig nyo yun, magsabihin, tatanggalin na natin siya. Pagkatanggal, sunod na natin yung second batch, no?
So ayun na naman yung ating maiwagang tunog. Tanggalin na natin ang ating chicken. Pagkatanggal natin, isunod na agad natin yung unang prinito natin, no? Pero this time, babaan natin yung apoy. So to medium heat tayo. Saka ang duration natin, 3 minutes lang. So pagtingin nyo, pantay na yung pagkakaluto niya. Lost brown na siya, pwede na yun, no? Balibalik ka rin din natin para pantay ang pagka-brown niya. Ayan, oh. Napaka-crunchy, oh. Oh. Parang Jollibee, no? Oh. So, ngayon naman, gawin natin yung ating sauce. Pagsamasamahin lang natin ang patis, sugar, at water. Kung hindi nga pala kayo fans ng patis, no? Kung hindi kayo patis is life, siguro gumamit muna kayo ng 2 tablespoons lang, no? Kung talagang curious lang kayo kung anong lasa, pero masarap ito. Patok na patok ito sa mga patis is life. So, halu-haluin lang natin. Then, maglagay tayo ng calamansi. Hindi mawawala yan. Yan ang ating neutralizer. So, haluin lang natin. Then maglagay tayo ng honey, no? Kung wala nga pala kayong honey, pwede naman dagdagan nyo na lang yung sugar nyo, no? Gawin yung 6 tablespoon. Luluin lang natin habang kumukulo siya. Ayan, pagka medyo thick na, okay na yan. Pwede na natin ilagay ating chicken, no? Haluin lang natin ang haluin hanggang makot lahat ng ating sauce, ng ating chicken. O ayun, no? Naamoy ng aso ko, naglalaway na naman. So okay na yan, no? Gawa na tayo ng ating dipping sauce. Para sa ating dipping sauce, maglagay lang tayo ng 1/4 cup na mayonnaise. Bigay tayo ng mustard. Kung wala kayong mustard, pwede na pigay nyo ng isang kalamansi, no? Tapos lagyan nyo ng sugar, mga 1/2 teaspoon. Makakatulong yun mag-neutralize ng asim. Haluin lang natin. Bigyan natin yung fresh garlic. Kung wala kayong fresh garlic, pwede na powder, garlic powder, no? Yan. Bigyan natin ng a pinch of salt. Then, black pepper. Luin lang natin. Then, pag okay na, lagyan natin ang more. Yan, ito na ang ating dipping sauce. So, binudburan ko na lang siya ng spring onion, no? Para makulay, no? Saka, nilagyan ko ng isang sili para mas makulay. Saka, itong ating dipping sauce,
Mas tamang-tama ito, mas itong ano, kailangan talaga natin ng dipping sauce dito. So, tikman natin.